infection dyan sa hanay ng mga pulis dyan sa Pagalungan. Yes, sir. So this is also a reminder po sa lahat po, no, sa public that gathering ano ay hindi pa rin po totally allowed under MGCQ. Alright, so sir, do we have update po dun sa ating pong nasa na po tayo when it comes to di ba recently po ay meron po tayong inalat na 500 million to acquire vaccine for the BARMM. Kamusta na po yung plano po natin yun, sir? We've done initial engagement na with certain pharmaceutical companies that siguro hindi na muna natin disclose at this point. Meron na po tayong mga communication and we are reviewing yung mga documents. Gaya nung nabanggit mo doon, meron tayong initial na allotment na 500 million. Ibig sabihin ng initial ay yes, pauna sir. Lamang po ito. In the event na kakailanganin po natin ng additional funding, ay inshallah meron naman po tayong mapagkukuhanan. In fact, sa scheduled na cabinet meeting on Tuesday, ipepresent po ng ating Ministry of Health, no, yung kanilang COVID-19 Bangsamoro vaccination program. So dito, ilalathala kung paano yung vaccine rollout kasama yung mga logistics preparation at paano natin gagamitin yung whole of government approach to ensure na yung mga kailangan mabakunahan at kailangan maunang bakunahan sa atin sa Bangsamoro ay ating maisagawa na mabuti. Alright. So, after ng meeting na yun ng kabinete, babalikan natin yung ating mga taga-subaybay, no, para ibahagi yung ilan sa mga programang ating nailaan patungkol dun sa ating vaccination program. Alright. Thank you very much, sir. Any message po or reminders kung meron po tayong gustong sabihin sa ating public, sa ating pong constituents? Go ahead po. As we continue no, yung ating pong pang-araw-araw na buhay under still the pandemic, maganda po na we constantly remind ourselves na yung banta ng COVID ay nandiyan pa rin po. Mapapansin natin na mukhang tila baga may konting pagkaroon ng kumpiyansa no, yung ating mga taumbayan. Mula po sa inyong Interagency Task Force on COVID-19, kami po ay nananawagan na patuloy po tayong sumunod doon sa minimum public health standard. Matatandaan natin, kamakailan ay meron na rin pong naipabalita no, na yung UK variant na COVID-19 no, na sinasabing mas mabilis kumalat no, at equally dangerous doon sa mga previous variant na meron tayo ngayon. This only reminds no, us na kailangan po nating pagputihin pa yung pag-iingat. So magsuot ng face mask no, na pwede pang palakasin sa pamamagitan ng pagsuot ng face shield, maghugas lagi ng kamay, mag-maintain ng physical distance at kung mangyari po lamang ay iwasan po muna yung mga mass gathering. Kahit na po under MGCQ ay allowed ito, ang safe approach pa rin natin ay umiwas tayo as much as possible. We continue to implement programs and policies no, to protect our citizens and ease the pain and suffering of the Bangsamoro dahil dito sa gawa ng COVID-19. And alinsunod sa panawagan at mensahe ng ating Chief Minister, si Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, sa ating pong pagtutulungan, pag-uunawa at kooperasyon, inshallah ay kaya po nating labanan, talunin si COVID-19. Alright, maraming salamat po. Si Bangsamoro Interagency Task Force on COVID-19 Mod Asnin Pendatuon at siya rin pong Cabinet Secretary ng Bangsamoro Government. Thank you very much, sir. Samantala, ngayong Lunes po, ano, kung hindi po ako nagkakamali, ay February 1. Tama ba? February 1 ba sa Lunes? Yes, Monday, February 1 ay isa-celebrate po, ano, yung World Hijab Day. Na ito po ay ang World Hijab Day po ay ipinagdidiriwang sa buong mundo
every first day of February. Bilang pagkilala po ano sa milyon-milyong mga kababaihang Muslim na pinipili po magsuot ano ng hijab. Pangungunahan po ng Bangsamoro Women Commission ang selebrasyon ng World Hijab Day. Yan po ay magaganap po sa Lunes sa ilalim po ng temang Don't Let Our Pride Be Your Prejudice and Hijabophobia. Ayan, so hindi naman po lingid sa ating kaalaman. Meron pa rin pong kahit papano in some parts of the world or even in the Philippines, I think. Ay meron pa rin po talagang discrimination doon po sa pagsusuot ng hijab. So, yun po yung tema ano ng celebration ng World Hijab Day. Wakasan yung hijabophobia. Alright. So, siguro doon sa ating pong mga kababaihan sa buong BARMA and of course sa buong bansa na rin, ano, ay pwede po tayong makiisa sa selebrasyon ng World Hijab Day on Monday. So, suotin po natin yung pinakamagara po nating hijab. And post natin po yan sa social media with the hashtag and hijabophobia. Ayan, and hijabophobia. Sa BARMM po ay inaasahan pong magsusuot ng old rose, I think. Hijab yung ating pong mga empleyado and tama ba? Abaya? Alright, so yan, gaganapin po yung celebration po natin ng World Hijab Day sa Lunes. Time check po, 10 minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Radyo Bangsamoro. Atid po sa inyo ng Bangsamoro Information Office o BIO ng BARMM. Ipagpaumanhin po natin, medyo nagkaroon po tayo ng konting technical glitch sa ating pong live streaming kani-kanina. Kung napapansin po natin ay medyo robotic yung yung boses na nako, ganito talaga pag mahina yung internet. Diyos ko naman. So yung internet po talaga yung may kasalanan. Ayan, isang pagbati sa lahat po ng ating mga listeners all over the Philippines. And of course, sa ating mga listeners, mga OFW listeners sa labas ng bansa. Hi sa lahat ng mga nakikinig sa Lanao del Sur, sa Maguindanao, sa Manila, Baseco, Manila. Ayan, we have listeners from Malaysia, JB Malaysia. Saan yun? And we also have listener, viewer. I mean, viewers sa ating Facebook page, live streaming from Makkah, Kingdom of Saudi Arabia, Hamina, Pangawilan. At bago po tayo magpaalam, alamin po muna natin ang lagay ng panahon sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw hanggang bukas sa report ni Mirna Tebada. Narito naman ang lagay ng panahon sa araw na ito. Makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang kapuluan ng Mindanao dahil pa rin sa localized thunderstorm.
Magiging maulap ang panahon ngayon sa Cotabato City at karating lugar nito sa Maguindanao. Papalo ang temperatura mula 25 hanggang 30 degrees Celsius at nasa 57% po ang posibilidad na umulan ngayong araw at mamayang gabi. Makakaranas naman ng maaraw na panahon ng Marawi City, Lanao del Sur sa araw na ito. At nasa 44% ang posibilidad na umulan ngayong araw. Magiging katamtaman po ang temperatura mula 21 hanggang 23 degrees Celsius. Samantala, makakaranas din ng maulap ang isla ng Hulo Sulu. Papalo ang init mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Nasa 52% ang tsansa na umulan ngayon sa isla. Samantala, magiging maaliwalas ang panahon sa isla ng Lamitan, Basilan. Nasa 55% po ang posibilidad na umulan ngayong araw. Papalo naman ang init mula 23 hanggang 28 degrees Celsius. Magiging maulan naman ang panahon sa isla ng Bonggao, Tawi-Tawi ngayong araw at papalo ang init mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. Nagpakita si Haring Araw kaninang 6:02 a.m. at inaasahang lulubog mamayang 5:51 p.m. Para naman sa lagay ng panahon bukas, ikatatlumpot isa ng Enero, magiging maulap at makakaranas pa rin ng pagulan ng malaking bahagi ng kapuluan, dulot pa rin ng localized thunderstorm. Asahan pa rin ang mainit na panahon bukas sa lungsod ng Cotabato City. Nasa 25 ang tsansa na umulan bukas at papalo naman ang init mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Ang Marawi City at karating lugar naman nito sa Lanao del Sur ay makakaranas din ng maaliwalas na panahon at papalo ang temperatura mula 21 hanggang 24 degrees Celsius. Samantala, sa tsansa ng 56% ay posible pa rin ang maulap na panahon bukas sa isla ng Hulo Sulu. Papalo ang temperatura mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Makakaranas din ng maulap na papawirin ng isla ng Lamitan, Basilan bukas at ang init naman ay papalo mula 22 hanggang 28 degrees Celsius. Magiging maulap naman ang lagay ng panahon bukas sa Bonggao, Tawi-Tawi at papalo ang init mula 27 hanggang 29 degrees Celsius. Naway manatili po tayong ligtas, ugaling mag-ehersisyo at kumain ng gusto dahil mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Ito po si Mirna para sa Ulat Panahon ng Balitang Bangsamoro. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong update at balita sa Bangsamoro government. I-like at i-follow po ang ating pong mga social media accounts, kabilang na pong ating pong Facebook page na Bangsamoro government. Yan po yung may verified badge, yung verified, so nag-iisa po yan. Yan po yung pinaka-legit. Actually, na yan po yung nag-iisa lang pong official Facebook page ng Bangsamoro government. Meron din po tayong Twitter account. I-search lang po yung Bangsamoro government or Bangsamoro Gov, Bangsamoro G-O-V-T. Sa Twitter po yan. I-follow po natin yan. At meron din po tayong YouTube account. YouTube channel. Ayan. So, hanapin lamang po ang Bangsamoro government sa YouTube. And of course, Radyo Bangsamoro, meron din po siyang sariling YouTube channel. This is para po dun sa mga gustong sumubaybay. Na ating po mga kababayang OFWs na gustong tutukan yung lahat po ng mga mahalagang events sa Bangsamoro. Yan, naka-live po dyan ang lahat po ng regular sessions ng Bangsamoro Transition Authority. Isang pasasalamat po sa ating pong mga development partners na patuloy na sumusuporta Bangsamoro government, particular na po sa Bangsamoro Information Office. And kabilang po dyan yung UNICEF, the Asia Foundation, at ang gobyerno po ng United Kingdom, Subatra. Yan, mga yun po
yung ating pong mga partners na walang sawang sumusuporta. Pagbati po sa ating pong mga pinuno, mga leader sa Bangsamoro government, sa pangunan po yan ni Chief Minister Ahod Alhaji Murad Ibrahim, BARM Executive Secretary Sir Abdul Rauf Makakuwa, Assistant Executive Secretary Sir Abdullah Kusain, at sa ating pong mga ministers ng iba't ibang ministries, lahat po ng ating pong members of the parliament, 80 members of the parliament, 79. Magandang umaga. Assalamualaikum po sa inyong lahat. Saying hi to I July watching from Tawi-Tawi, and Ma'am Kadigya Rahman Abdullah of Mafar. Magandang umaga, ma'am. Siya nga pala, live din po pala tayong napapakinggan bukod po sa Brigada News FM sa Cotabato. Napapakinggan din po tayo sa Layag FM sa Dato Blas, since what, Maguindanao. Yan po yung pinakabagong station. And of course, napapakinggan din po tayo sa IFM. IFM Cotabato. Disclaimer lamang po, ang Radyo Bangsamoro or the Radyo Bangsamoro is a block time radio program of the Bangsamoro government. The views and opinions of the anchor and the guests of the program do not necessarily reflect the views and opinions of this station. At dyan po nagtatapos ang isang oras ng balitaan at talakayan sa Radyo Bangsamoro. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Sabado. Ako po si Al Bashir Saiden, atin sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Ito ang Radyo Bangsamoro. Assalamu alaikum at magandang umaga. Radyo. Simula.